Hi mga baby! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawin ko na talaga yung pinaka-requested talaga sa channel ko, which is, as you can see sa title, yung ultimate skincare routine ko, i-share ko na sa inyo. The reason why it took me a long time to post, kasi aside sa merong nadagdag sa skincare ko na gusto ko ubusin before akong gumawa ng video, gusto ko kasi hanay na siya ba? Gusto ko, ano bang hanay sa Tagalog ha? Gusto ko pag-film ko ng skincare routine ko, ito na talaga siya, like, final na siya. Gusto ko talaga yung mga products na yan. Hindi ko na sasabi na itetest ko muna ng ilang araw, gano'n. Hindi. Lahat ng mga products na i-share ko sa inyo, tried and tested ko na. Oh, by the way, first video ko to sa taong to. Happy 2020 sa lahat. Happy New Year sa lahat. I hope maganda yung salubong ng bagong taon sa inyo. Although, may kilala ako na hindi ganun kaganda yung salubong ng New Year sa kanila. But, yeah, I just hope and pray na magandang taon ang 2020 para sa ating lahat. Sa unang part ng video, ikakwento ko muna sa inyo yung parang journey ko, kung paano to nangyari, kung bakit nangyari, ang mga nangyari, ganon. So, kung gusto nyo mag-skip, ilalagay ko na lang yung timestamp dito. Skip nyo na lang yung story time kung ayaw nyo makinig sa story time, diretso na sa skincare routine. And yung mga products, alam ko marami talaga magtatanong sa products. All of the products will be listed on the description box, pati yung mga links kung saan sila mabibili. Okay, magsimula tayo kung bakit nga ba naging ganito yung skincare routine ko. Bakit sobrang na-obsess ako sa paghahanap ng magandang skincare. February 10 to 14 last year, 2019, pumunta kami ng Siargao. I know most of you napanood yung Siargao vlogs namin. Sobrang enjoy namin dun guys. As in, masasabi kong isa yun sa pinakamasayang travel namin last year. Pero nung pagka-uwi namin sa Cebu, napansin ko na na medyo may mga tumutubong butlig-butlig sa mukha ko. Napansin ko lang siya ng sobra-sobra nung pagka-uwi na namin. Pero nung nasa Siargao pa lang kami, siguro yung last night namin sa Siargao, dun ko napansin na may mga tumutubo, pero binaliwala ko lang, baka ano lang, allergy lang. Pagka-uwi talaga namin dito, pagka-kita ko sa mukha ko, parang weird talaga kasi before that vacation, nagkaka-acne naman ako guys, nagkaka-pimples naman ako. Lalo na pag meron ako, pag it's the time of the month. Pero hindi talaga yung super, like, buong mukha nagkaka-pimples. Hindi ako ganun. May mga times na dito, dami kong pimples. May mga times na nandito yung mga pimples ko. Ganun siya, parang portion-portion lang pag meron ako. Hindi talaga siya, like, buong mukha. So, dun ako na-bother. Kasi nga, first time yun nangyari na buong mukha talaga tinubuan ng mga kung ano-ano. Again, growing up, I did not suffer from severe acne. Gusto ko yung sabihin para maintindihan nyo kung bakit ako sobrang nalungkot, na-disappoint, na-discouraged, na-depressed, na-stressed. Lahat na nung nangyari yun. Kasi hindi talaga ako ma-acne noon. After nung pagka-uwi namin, butlik-butlik pa siya. Next few days, para siyang lumala ng lumala guys. As in, namula-mula na siya. Mas lalo siyang dumami. Pag nag-iilamos ako, nafe-feel ko na yung mga bumps. Parang hindi na smooth yung skin ba. So, doon ako na-bother. Before ako nag-try ng mga skincare sets, before everything else, before my obsession sa skincare, pumunta pala ako ng OB. Gusto kong magpa-check baka sa hormones ko lang, may abnormalities lang sa hormones or imbalance. Pumunta kami ni Leia doon sa OB-gyne para na rin ma-check yung katawan ko, yung alaga ko. After ng check-up, as in, sinabi lang talaga ng OB-gyne na all results are normal, okay lang daw yung alaga ko. Inside and out. Sobrang normal lang ng mga results, okay lahat ng results. Sinabi ko sa OB ko na, paano to doc? Bakit ako nagkaka-acne? Baka may mareseta siya for me, ganon. And pinag-pills niya ako, niresetahan ako ni doc ng pills. Kasi sabi niya, makakatulong daw yung pills sa acne. And yung pills guys, hindi lang talaga kasi siya contraceptive. Si Leia din, nung nagpa-check up, nalaman namin na may PCOS pala siya. Kaya pala irregular yung periods niya kasi may PCOS siya, and pills din yung nireseta sa kanya kasi pills yung gamot sa irregular mens, PCOS, acne, sometimes acne. So ayun, nag-try ako mag-pills. While I was taking the medications, pumunta rin ako ng derma. So tinanong ko yung derma na anong nangyayari sa skin ko. Nagpa-check na ako sa OB and okay naman yung results ko. Sabi niya, where have you been for the past few weeks? Ayun na, kinuwento ko na
Nagsimula yun sa Siargao trip namin. And malaking factor daw talaga is naging vacation namin kasi nagsanib-pwersa na yung init, yung pawis, yung dagat. So, madaming factors na daw yun. Sobrang open ng pores ko, guys. That's why I really have oily skin. Sobrang prone din ako sa ganyan, acne. Pag nag-abot na yung mga pawis, germs, oil, makaklag na yung pores mo, which results to acne. Ganun nga yung nangyari. Kasi nga sa Siargao, nagmumotor kami. Ang init, tapos naligo ng dagat. Papawis ka talaga dahil ang init eh. Parang na-irritate yung skin ko ba. Kasi, hindi, by the way guys, kasi hindi lang pala siya sa face ko nangyari. Pati sa likod ko, mag-flash din ako ng pictures. Sobrang lala, as in, ang lala nung sa likod ko. Baka talaga dahil yun sa ano namin, sa trip namin. Kasi sobrang init that time. Nagsisleeveless lang ako. Nagtutupis lang kami. Well, nagmumotor. So, yung pawis, yung init, yung oil, pati likod ko na irritate din talaga. So, ayun nga, when I went to the derma, may mga sinabi siya sa akin na gamiting products. Tapos, big help din talaga yung treatments na nakuha ko na nirecommend ng derma, which is the deep acne cleansing treatment. Basta DACT yung tawag sa kanya. I get my monthly facials sa facial care and dun din ako nagpa-derma. Yun yung nirecommend niya talaga agad na gawin sa akin, yung DACT or DAC. Sobrang laking tulong din nun kasi every month nilalagyan ng parang chemical, ano yun, parang salicylic ata yun before ako fini-facial. Basta may nilalagay silang chemical na pang ano, pampahupa ng pimples. Every month ko yun ginawa. Sobrang laking tulong din nun talaga, guys. Kasi kumalma talaga yung pimples ko. After siguro mga 2 to 3 sessions ng DACT, kumalma yung mga pimples ko. Although meron pa rin mga maliliit, pero kumalma yung mga malalaki. Within that time frame na nagte-treatment din ako, guys, sobrang naano din ako kasi nga I'm vlogging, nabother din ako to the point na ayoko nang mag-vlog. Dumating ako dun sa point na ayoko na talagang humarap sa camera kasi grabe na talaga siya, as in pulang-pula siya. Nahihiya na ako humarap sa camera. Those were the times kung napansin nyo na may mga buwan na hindi ako gaanong nag-upload. And pag nag-upload naman ako, sobrang foundation day ko talaga. Kasi tinatago ko, gusto ko itago. Ayoko makita sa camera, ganun. Naalala ko pa na parang isang buwan ako, mahigit isang buwan ako hindi lumabas ng bahay. Lumalabas lang ako ng bahay pag kumakain kami sa karinderiya sa baba. Or lumalabas lang ako ng bahay pag nakamask. Now that I remember it, or now na na-imagine ko siya ulit. Sa mga nagsasuffer sa acne dyan, I feel you, as in I feel you. Anyway, so start na akong mag-research, nag-start na akong maghanap ng mga iba't ibang skincare products na makakatulong sa akin. Ang dami kong na-try, guys, believe me, sobrang naging desperada akong maghanap ng products na makakatulong sa scars. So when I started getting the facial treatments, medyo humuhupa na siya, medyo nawawala na yung mga malalaking pimples, pero nag-leave talaga siya ng mga scars. Grabe yung scars na to the point na sobrang hirap din niyang takpan kahit ng foundation. Doon na naman ako na-stress. Ang dami kong tinry na sabon na mabibili sa grocery, yung mga nakalagay for acne prone, for acne, ganun-ganun. Tinry ko yan. Walang nangyari. Madami akong skincare sets na tinry na parang nasunog yung mukha ko nung una. Kasi may mga nakita akong mga sunog-sunog na parts talaga sa ibang parts ng face ko and natakot ako lalo. Hindi ako nahiyang sa ibang mga skincare sets na nagamit ko. I remember buying the Beautherm set kasi napanood ko yung skincare video ni Angel Day. So, tinry ko kahit ang mahal. My God, yun yung pinakamahal na skincare set na natry ko. 2,500. Siguro nagamit ko lang siya ng mga 3 weeks or almost a month. Wala talaga akong nakitang results. Wala akong nakitang difference. Sabi ko, hindi ako hiyang dito. Kasi marami namang nahihiyang dun sa Beautherm. Kaya din ako na first straight, sabi ko, bakit hindi ako nahiyang? Bakit ang daming nahiyang? Ako hindi. Na-try ko yung Beauchay, pero mga ilang days lang kasi sobrang hapdi. Yung Kevlo din, kasi alam ko, madami ding nagre-rave about that. Sobrang hapdi din. Hindi ko kinaya yung hapdi, kaya tinigil ko agad mga wala pang 1 week. So, hindi ako hiyang sa mga skincare sets na yun. Nung napansin ko na parang may nasusunog na sa mukha ko, natakot na ako. So, hindi ko na tinuloy. Tinapon ko na lahat ng mga skincare sets na nabili ko. Kasi nga, nagalit na ako eh. Na frustrate na ako ng sobra. So, that was the time na tumigil ako gumamit ng skincare sets or beauty sets. And then, I tried to look for soaps. Like yung mga sulfur soap, mga acne aid soap ba yun? Wala.
As in, walang nakatulong sa akin. So, come July 2019, hindi ko talaga makakalimutan yung date, guys, kasi that was the time na nagsimula na ako sa skincare ko. Pumunta ako sa bahay, nakita ko yung kapatid ko, napansin ko, bakit ang ganda na ng skin niya. Although, hindi pa ganun ka-perfect, pero compared to her skin condition before, kasi mas ma-acne yung kapatid ko kaysa sa akin. Sabi ko sa kanya, ganda na ng skin mo, anong ginagamit mo? Sabi niya, brilliant. Ginanyan niya lang talaga ako, kasi ginanyan ako ng kapatid ko. So ako, hindi ko naman kilala yung brand, hindi pa ako familiar sa brand. Sabi ko, ano yan? Ginamit niya yan kasi yung kakilala namin or yung isang friend namin dun sa lugar ng parents ko, gumagamit din nun and medyo ma-acne prone din siya. Tapos nakita daw siya ng kapatid ko one time and sobrang ganda na daw ng skin. So tinanong siya ng kapatid ko, anong Mar, ano? Si Marimar kasi yun, ewan ko kung nanonood yun ng vlogs ko, pero tinanong niya si Marimar kung anong ginagamit and sabi brilliant. And also yung kapitbahay ni Marimar nagbebenta din ng brilliant. So bumili agad yung kapatid ko dun and then tinry niya. For I think siguro mga 2 weeks nung nakita ko siya, mga 2 weeks pa lang yun guys or wala pa sigurong 2 weeks. Nung nakita ko siya, ang ganda na ng result sa kanya. So ako na sobrang halos masunog na yung mukha ko sa kakagamit ng iba't ibang skincare sets, na ano talaga ako na influence ba? Sabi ko, sige, bibili ako agad-agad. Nag-order ako agad din sa kapitbahay namin. So ayun, tinuruan ako ng kapatid ko kung paano gamitin, kung paano niya ginamit. After siguro mga 1 to 2 weeks may nakikita na akong difference. 1 to 2 weeks pa lang yun. Then after a month, medyo malaki na yung difference. After a second, hanggang sa nakita ko na talaga na unti-unti na siyang nagiging okay. So doon ko na nasabi na, ay salamat, nakita ko na yung product na nahiyang ako. Kasi nga, ang dami kong tinay pero hindi ako nahiyang. So madami akong ginawa guys, hindi to nangyari overnight, hindi to nangyari ng isang buwan lang. Madami akong pinagdaanan, madami akong ginawang paraan para ma-overcome din siya. Kasi nga yung skincare trial and error din talaga siya. Most importantly, hiyangan. Hindi dahil nag-work tong skincare ko sa akin, mag-work na din siya sa inyo. So yun yung naging story time. After Siargao, bigla lang may mga tumubo sa mukha ko. Nagka-pimples ako sa mukha, nagka-pimples ako sa likod. So I went to the OB para ma-check. Kasi importante din talaga guys, before kayong gumamit ng mga products, importante na pumunta kayo ng doktor. Kasi hindi naman tayo mga professional, mga medical professionals. So kailangan i-sure muna natin na okay lang yung loob natin. Tapos pumunta ako sa derma. I recommend yung acne treatment, which really helped me a lot. Sobrang helpful nun. Then, after that, taghanap ng products na makakatulong sa mga scars. It took me siguro mga 6 to 8 months para maging confident ako ulit na lumabas ng bahay ng walang makeup. So ngayon, i-explain ko na sa inyo, ipapakita ko na sa inyo yung mga skincare products na nag-work sa akin and yung mga currently ginagamit ko. Magsimula tayo sa beauty set, skincare set na ginagamit ko guys, na yun nga, ginamit ng kapatid ko na nakapag-influence sa akin. Yung ginagamit ko is yung Brilliant Skin Essentials. Itong box na to, puro na lang to night cream. Yung laman niya, puro na lang night cream at saka extra toner ko kasi nag-stock up ako ng toner eh. So, puro na lang siya night cream kasi hindi ko na ginagamit yung night cream. So, pag bumibili ako ng box or nung napabili ako ng box, tinanggal ko na lang yung mga night creams and nilagay ko na lang dito kasi hindi ko na sila ginagamit. Ito na nga siya guys. Ito yung skincare set na nahiyang ako. Brilliant Skin Essentials. Yung Rejuvenating Facial Set. First and foremost, disclaimer lang, hindi to pwede sa mga pregnant women. So, mga buntit dyan, huwag nyo itong gamitin. Meron ata silang variation na tomato, something na pwede sa pregnant women. Pero, para sure, huwag na lang muna. Explain ko lang yung laman. Para na ako nagbebenta ng brilliant. Explain ko lang yung laman niya. Yung laman niya, guys, isang toner, which is this toner, isang sunblock, or sunscreen, isang night cream, at saka isang Kojic na sabon. Wala akong sabon dito kasi andun sa CR. Yung mga hinord ko sa Lazada, ubos na rin. Ang dami kong hinord sa Lazada, siguro mga 10. Wala na, ubos na. Dalawa na lang yung nasa CR. Dalawa yung ginagamit kong sabon. Isa sa mukha, isa sa katawan. Hindi ko ginagamit yung sabon ko sa mukha, sa katawan. Dapat isa-isa talaga para sure na mas malinis. Meron naman siyang direction sa likod, guys. It's pretty self-explanatory, but
sasabihin ko sa inyo kung paano ko siya ginamit. Kasi hindi ko talaga super sinunod yung nasa likod. Mas sinunod ko yung ginawa ng kapatid ko. Unang-una talaga na sinabi ng kapatid ko is, gamitin ko lang yung buong set for 1 week. Kasi 1 week niya lang ginamit yung buong set. After 1 week, hindi na niya ginamit yung night cream at saka yung toner. Yung toner, ginagamit na lang niya siguro mga 3 to 4 times a week. So, 1 week ko siyang ginamit. Itong lahat ng to, since rejuvenating facial set siya, nag-peel yung skin ko. Medyo mahapdi siya, guys. Pero, yun pala, guys. Medyo mahapdi din tong set na to, pero kaya siya nahapdi. Kasi yung mga natry ko talaga para ako mamamatay, guys. To the point na sinasampal ko na yung sarili ko after ko naglalagay ng mga skincare set na yon. Dahil sa sobrang hapdi. Ito, hindi ako umabot sa point na sinasampal ko na yung face ko dahil sa sobrang hapdi. Ito lang yung set na nakaya ko yung hapdi niya. Tiis-tiis lang kasi nga medyo mahapdi. But, ayun, lalo na pag nagpipil na yung skin, doon ko na nafe-feel yung hapdi. So, after 1 week, sinunod ko yung sabi ng kapatid ko na hindi na siya i-everyday. So, mga every other day ko na lang siyang ginamit. Kasi mas malala yung naging condition ng skin ko compared to my sister. So, ininod ko na lang siya in every other day. And then, after mga 2 weeks na ginamit ko siya, may nakikita ka ng difference sa scars. After a month, after 2 months, after 3 months, sobrang na-amazed ako sa naging resulta. After 1 month, i-ano nyo siya, guys, ha? I-skip nyo na siya. Magpapahinga kayo ng every other month sa paggamit nito. Pero for me, yung ginagawa ko, yung sunblock, everyday kong ginagamit. Hindi ako nagpapahinga sa sunblock. Every single day talaga. Tapos yung toner, ginagamit ko siya, especially if I have new pimples. Meron kasi ako ngayon, kaya meron akong pimples. Ayan siya, lumabas. At saka yan, yung dalawang yan, lumabas siya. So, gumagamit talaga ako ng toner. Makikita niyo sa clip na una ko talaga yung may mga acne or may mga pimple scars. Tapos, gumamit kayo ng toner. Medyo matapang kasi siya kahit yung amoy. Kahit yung sa amoy pa lang, maano mo na matapang siya. 2 to 3 drops lang, as in konting-konti lang yung ginagamit ko. Yung enough lang para maano yung makover yung skin. Tapos pag medyo okay na yung skin mo, yung ginagawa ko na lang, yung mga pimple scars, yun na lang yung fino-focus ko. And then yung matira sa cotton pad, yun na lang yung nilalagay ko sa rest of my face. Pero again, yung toner, hindi ko everyday ginagamit, ha. Yun ang pagkailangan lang, at saka pag feeling ko may patubo na pimple, ginagamit ko talaga agad siya para hindi siya madayunan. So, first month ko lang talaga siya religiously ginagamit. Ngayon, siguro mga 2 to 3 times a week na lang. Depende pag may mga tumubo, ganun. And again, hinay-hinay kayo sa paggamit ng toner kasi nga, medyo matapang siya. So, 2 to 3 drops lang sa cotton pad. So, sa morning routine, yung una kong ginagamit is yung sabon, of course. Sinasabon ko sa mukha ko. By the way, guys, yung Kojic na sabon, medyo matapang din siya. So, yung ginagawa ko, pinapabula ko muna siya sa hands ko. And then, yung bula, yun yung winawash ko sa face ko. Hindi ko nilalagay directly yung sabon sa mukha ko kasi nga medyo matapang yung Kojic. And hindi ko siya pinapatagal sa face ko kahit sinabi naman dito ata na 3 minutes. Hindi ko ginagawa yun. Sabon ko lang talaga and then after nyan, wash agad. Hindi ko pinapatagal ng ilang minutes kasi ayokong ma-irritate lalo yung skin ko. Huwag yung patagalin sa mukha, wash agad. After sabon, toner na ako pag kailangan. After toner, ginagamit ko to lately, guys. Siguro mga 3 weeks ko tong nagamit. I think 1 month na kasi December ko to na-receive eh. Yeah, 1 month. Ang tagal pala nitong naubos. Ito yung Estee Lauder Micro Essence. Nakuha ko siya sa isang package from Lazada and sabi ko, di ba ang mahal ng Estee Lauder, so baka maganda to sa skin. So, ginamit ko siya. Sisip-sip siya ng skin ko. And yung napansin ko, nung nagka-period ako nung December and ngayong January, ganyan lang siya. Parang konti lang ba? Eh, the past few months, pag nagkaka-period ako, medyo madaming tumutubo. Pero nung ginamit-gamit ko to, ganyan lang. Pakunti-kunti lang yung tumutubo na pimples pag nagkakaroon ako. So, ewan ko. Basta nagustuhan ko siya and malapit na rin siyang maubos. So, after toner, nilalagay ko to. Natap-tap ko siya sa skin ko. Ginaganyan. Hindi ko siya nirarub. Para, gusto ko kasi parang masipsip talaga siya ng skin ko kasi nga mahal siya. For oily skin, ang ganda. Nasisipsip siya agad ng skin. And then, after nyan is, diretso na ako sa sunblock. Ito na yung last step sa skincare ko. In the morning, sunblock na. Sabi nga nila, mawala na lahat ng mga skincare
tsuva natin, wag lang yung sunblock. And sobrang nagustuhan ko din talaga yung sunblock nila, guys. The reason why I keep on purchasing Brilliant is because of the sunblock talaga. Tingnan nyo naman, wala akong foundation, hindi ako nag-makeup, guys, para makita nyo talaga yung itsura ng skin ko. Sunblock lang talaga. Sobrang nagustuhan ko yung sunblock kasi aside from it's protecting me from the sun, ang ganda din ng effect niya sa skin. Para na akong naka-BB cream, di ba? Lagi talaga akong tinatanong pag may nakikita akong kakilala or viewer. Tinatanong ako bigla, anong nasa mukha mo? Sabi ko, sunblock lang, ganun. Maganda siya, sobrang ganda ng sunblock. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat ng mga nasa set, yung sunblock talaga. And ito din yung lagi kong ni-re-repurchase. Meron silang binibenta na mas malaking sunscreen. Ito mas marami siyang laman, 50 grams. Ito kasing maliit, 10 grams lang. So ito, mas makakasave ako dito kasi 300 pesos or 350 pesos lang siya. Tapos sobrang dami ng laman. Ito, almost 100 pesos. Konti lang yung laman. Mabilis ko siyang maubos. So bumili na lang ako ng marami nito sa Lazada. And then pag naubos yung laman nitong nasa jar, nire-refill ko na lang nito. Ito talaga ako nag-stock up. As in, ang dami kong biniling ganito. Yung iba, hiningi na ng kapatid ko kasi paboritong-paborito din niya. Yeah, yun na yung last, guys. As in, sobrang simple na ng skincare routine ko ngayon. 4 steps lang yung skincare ko sa morning. And then sa evening, same ano pa rin, same steps, sabon. Tapos, again, yung toner ginagamit ko pag kailangan sa mga scars. Tapos ito, ginagamit ko rin siya sa evening. Tapos, next is ito na, guys. Ito yung naiba. Alaman ko to sa kapatid ni Leia, sa kuya ni Leia. Nire-rave talaga to ni Leia eh. Kasi nga, diba, nakita niyo naman si Leia, sobrang flawless din nun. Sabi niya talaga, may ginagamit yung kuya ko na nagamit ko rin na sobrang ganda daw, ganun. Nakawala daw nung mga scars niya, mga acne niya noon. And ito yun, yung Evanes New York Acne Erasing Emulsion Overnight Remedy. Nagamit ko to every night. After ko maglagay ng essence ito, nilalagay ko na to para mababad siya sa skin ko overnight. And trust me, pagkagising mo talaga, parang literal glass skin ka. Parang hindi mo gugustuhin maghilamos kasi nga ang glass skin ng mukha mo pag ginamit mo to overnight. For me, nakatulong din to para hindi na lumabas yung mga pimples kasi ano to, guys, eh, anti-inflammatory, antibacterial. I really believe na malaki yung naitulong nito kaya sobrang nag-hoard din ako. Kahit medyo may kamahalan siya, nag-hoard talaga ako kasi nga alam kong sobrang ganda niya and nag-work talaga siya sa akin. So, yeah, medyo mahal siya, guys, mga nasa almost 2,000 pesos pero kung isang ganito, nauubos ko siguro mga 2 months. So, yun! Sobrang simple lang ng skincare ko. Yung nakapagpataga lang ng video na to is yung story time ko. But those are all the products na nag-work sa akin. And by the way, gusto kong mag-toner pero ayokong gamitin to kasi nga medyo matapang siya and wala naman ako gaanong acne that time. Ito yung ginagamit ko, yung Pixi Glow Tonic Exfoliating Toner. Naubos ko na yung sobrang laki kong bottle na ganun, na mahal din, 2,000 pesos. Naubos ko na yun. Yung ginagamit ko ngayon is itong natitira kong maliit. Ito yung ginagamit ko pag ayokong mag-toner nito. Kasi may mga times sa sobrang okay ng skin ko, puryabuyag, ayokong gumamit nito kasi baka ma-irritate lang. So, gumagamit ako ng medyo hindi ganun katapang. And again, guys, disclaimer lang, hindi dahil nag-work to sa akin, mag-work na din sa inyo, ha? Try nyo lang, trial and error. And also, very, 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 very important, have yourself checked by a doctor or OB-GYN, tapos derma. Always prioritize going to the doctor, guys, kasi hindi naman ako doctor na makakapagsabi sa inyo kung ano makakapagpagaling talaga. So, pumunta muna talaga kayo ng doctor, magpa-check up muna talaga kayo bago kayo gumamit ng mga makeup, bago kayo gumamit ng iba't ibang products. Haba ng video na to, but I think I covered all of it. Pero kung may mga questions kayo, guys, i-comment nyo na lang sa comment section para masagot ko yung ibang yung mga questions nyo na hindi ko na sabi sa video na to. But I really hope makatulong to video na to kasi ang dami talagang nagbe-message sa akin. And I really understand the feeling kasi I've been there. So I really hope makatulong to video na to sa inyo. Anyways, thank you guys so much for watching. Please don't forget to like this video and share this video to your friends, family, or kahit sino na alam niyong nagsasuffer sa acne. I-share niyo na lang to video sa kanila para baka kasi makatulong din, baka mahiyang din sila sa mga ginamit ko. Magtulungan na lang tayo, guys. So, yun. Thank you guys so much for watching. I'll see you soon and dagang salamat mga bibi. Bye!